From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. And as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by and say, Lord, I will touch you. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed his salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Habang tayo, mga kapatid, ay nananatiling nakatayo, kunin natin ang ating mga Biblia o ang ating mga banal na aklat at buksan natin dito sa Luke chapter 12, verse 15 to 21. And He said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Ang pangalawa nating verse ay makikita natin sa Matthew chapter 16, verse 26. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ulitin natin. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange of his soul? Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita, maari na tayong makaupo, mga kapatid. Praise God. Sa mga salitang ating binasa ngayon, ito'y mga pangungusap na nanggaling sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya sa wikang Tagalog, sa Luke chapter 12, 15 to 21, at sinabi niya sa kanila, Mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao
ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana at iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga pangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalik para sa maraming mga taon. Magpahingalay ka, kumain ka, matuwa ka. Datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Gayon nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Ngayong hapong ito, ang ating paksa na pag-uusapan ay walang iba kundi ang kahalagahan ng isang kaluluwa. The importance of the soul. Now, we have all parents and our parents, all of them sent us to school. If not all of them, maybe most of them have endeavored to send us to school. And our parents are spending a lot of money for our education with one purpose in mind, so that we may succeed. Pang tayo ay magtamasa ng katagumpayan. Kaya yung mga magulang natin, gumagasto sila ng maraming pera, pinadadala tayo sa mga paaralan nung tayo ay nag-aaral pa. Ang iba sa inyo ngayon ay may mga trabaho na. Ang iba sa inyo ay may mga sariling kabuhayan na. Ngunit nang tayo ay mga nasa paaralan pa, ito ang ginawa ng ating mga magulang. Sila ay nagsumikap upang tayo ay mapaaral at magkaroon ng educational success upang tayo ay magtagumpay sa ating mga pamumuhay. Yun ang layunin ng ating mga magulang. Ngunit, ang katanungan ay nananatili sa ating mga isip at puso at sinasabing, ano ba talaga ang katagumpayan? What is success? To different people, success has a varied meaning. To one person, it may mean a good education. To other, it may mean to have a nice house. To others still, to other people still, success may mean plenty of money, having a good family, a house, or a car, and perhaps a good business. But what is success when we talk about God? When we see and view it in God's eyes, what is success? Before we could give the definition for that, let us look the definition of this word success in our own dictionary first. The dictionary defines success as the achievement of something desired, planned, or attempted. Ito ay ang katagumpayan ng isang bagay na ating ninasa, katagumpayan ng bagay na ating ginawang plano, at katagumpayan ng isang bagay na ating ginawa. Yan ang meaning ng katagumpayan o success. Now, in our own understandable language, we always equate success with something that is temporal, that is financial, and that is material. Sa atin, sa pamumuhay na ito, ang katagumpayan ay palaging sumasagi sa ating mga isipan at ang palagi nating iniisip pagka pagtatagumpay ang pinag-uusapan ay palaging mga bagay na temporal, palaging mga bagay na financial, at palaging mga bagay na material. But real success is not only temporal.
is not only financial, it's not only material, but real success according to the eyes of God is not success in the true sense of the word if it does not involve your soul. Because man is not only physical, man is also a spiritual being. Now that brings us to the three famous questions that we have asked ourselves even before. Where did I come from? Why am I here? And where am I going? Kaya yung tatlong mga katanungan ng buhay ay naihahatid sa atin pagka tayo ay nag-uusap tungkol sa tinatawag na tunay na pagtatagumpay. At ang mga katanungan ito ay alam natin mula noon. Ang unang katanungan, saan ako galing? Bakit ako naririto? At saan ako papunta? Saan ako patungo? Ito ang mga katanungan, mga kapatid, na kailangang masagot. At ang makapagsasagot nito sa atin ng tunay na kasagutan ay walang iba kundi ang mga banal na salita ng Diyos lamang. Kaya kung tatanungin kung saan ka galing, kapatid, hindi ka nang galing lamang sa alabok ng lupa. Ikaw ay nang galing sa Diyos. Ayon ang pangalawang katanungan, bakit ako naririto? Maraming mga tao, kung sasagutin nila yan, sasabihin, ako ay naririto upang uminom, kumain at mamatay. Magpakasaya, tamasahin ko ang lahat ng mga kalayawan at kasalanan sa sanlibutang ito sapagkat pagkatapos nito, ako'y mamamatay na at wala nang ano pamang mabuhay at hindi na, ako ay wala na. Wala na yung kaluluwa ko, hindi totoo yan. Ngunit mga kapatid, hindi po yan ang kasagutan kung tatanungin natin ang banal na kasulatan. Tayo ay naririto upang tayo ay manumbalik loob sa Diyos sapagkat tayo'y nagkasala ng laban sa Kanya. Naririto tayo sa isang buhay na ibinigay niya upang manumbalik loob sa Kanya at upang bumalik sa Kanyang kalooban at upang maligtas ang ating kaluluwa sa kapahamakan ng impyerno. Hallelujah! At ang pangatlong katanungan, saan ako papunta? Pagkatapos ng iyong kamatayan, isa sa dalawang dako ang iyong pupuntahan. Mayroong impyerno at mayroong langit. Isa sa dalawang dakong ito ang iyong pupuntahan. Kaya ang kasagutan kung saan ka papunta pagkatapos ng iyong kamatayan ng buhay na pisikal na ito na binigay ng Diyos, ikaw ang makakasagot ng katanungan yan. And that is exactly why we are here listening to the preaching of God's Word. Because we want to let you know that you have a soul. And before you leave this world, after your death, you must find the answer for that third question. Where am I going? You alone can answer that. And we thank God that you are here listening to the words of God because the answer to the third question cannot be found in universities and schools. It cannot be found only in your home. It can only be found from the words of God. Matatagpuan lamang ang kasagutan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Now, when man was already created together with the woman, we already know the story of the fall of man. He was separated from God. And then man became materially minded. Pinasukan na siya ng masamang espiritu ng demonyo sapagkat siya ay nainganyo ng demonyo at nalinlang ng demonyo kaya sumunod siya at ang tao ay naging corrupt. Naging corrupt ang tao. Nawalay ang tao sa grasya ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. And so man was separated. He became materially minded. He began to be corrupted in his ways. Abominations, iniquities, and sin are the ways of man now. It is the devil that controls his feelings, his mind, and everything that is in him. But then, God's love
is not yet finished with us. Ang pag-ibig ng Diyos, nakita niya sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig na ang tao kahit na nawalay sa kanya at nagkasala ay kailangang manumbalik loob sa kanya. Kaya pumuntang Panginoon dito, sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us, full of glory and grace and truth. Nasabi rin ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagpahayag sa laman. Ang ating Panginoon ay pumunta rito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but shall have everlasting life. Pumunta siya rito, nagkatawang tao, at pagkatapos ipinako siya sa krus para sa iyong kasalanan at para sa aking kasalanan. He suffered because of your soul. He suffered because He wants to save you. Siya ay nagtiis ng kahirapan hanggang ipinako siya sa krus ng Kalbaryo upang maligtas ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pananampalataya mo na manumbalik loob sa Kanya, na ang iyong gabay ay walang iba kundi ang mga banal na salita ng Diyos na ating pinag-aaralan ngayong hapong ito. Kaya naririto kayo dito sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos. God gave us 6 days to work. One day He has given us to rest and to come and worship Him and listen to His words, the words that will give us eternal life. Hallelujah. Jesus Christ said in John chapter 5 verse 39, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testifies of me. Saliksikin ninyong banal na kasulatan, sapagkat nananampalataya kayo sa pamamagitan nila ay makakatagpo kayo ng buhay na walang hanggan. At ang mga kasulatang ito ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya tayo nananaliksik ng mga banal na kasulatan. Sinasaliksik natin ang mga salita ng Diyos, sapagkat ang mga salitang ito ay hindi salita ng tao. Yan ay salita sa katunayan ng ating Panginoon. Kaya sinasaliksik natin ang mga salitang yan, sapagkat naririyan ang ating buhay na walang hanggan. Napakamahalaga ng kaluluwa, sapagkat ang kaluluwa ay walang kamatayan. Ang kaluluwa ay mahalaga, sapagkat yan ang tunay mong pagkatao. That's why today, we need spiritual education from God's Word. Ang spiritual education, hindi po ninyo mapupulot sa paaralan niya. Ito ay makikita lamang ninyo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Merong isang dean sa La Consolacion College sa Bacolod City. Ang pangalan niya ay si Dean Feliciano J. Ledesma of La Consolacion College in Bacolod City. This dean lamented the lack of spiritual education in schools of learning. When he gave his speech in 1962, when I quote, he said, modern educators would make man useful here, now, without making him think of the hereafter. They would make man remember the shortness of time and life on earth, but they do not remind him of the length of eternity. They would make him look down upon the sordid earth that he tills, the huge machine that he handles, at the hands and foot dirty with grime and the dust, but they would never teach him to look up at the blueness and the immensity of the skies. They would not make man think of things above the earth. End of quote. Anong sabi ng dean sa isang kolehiyong ito, mga kapatid? Ang sabi niya, napakalungkot sa ating mga paaralan sapagkat hindi itinuturo ang tinatawag na spiritual education sa ating mga paaralan. Nung binigay niyang speech niya noong 1962, sabi niya, ang mga modern na tagapagturo ngayon, mga modernong tagapagturo, tinuturuan ng tao kung paano niyang gagamitin ang kanyang sarili ngayon dito. Ngunit hindi naman siya tinuturuan na meron siyang buhay pagkatapos ng buhay dito sa sanlibutan ito. Sinasabihan ng tao at tinuturuan kung paano kaikli ang kanyang buhay sa sanlibutan ito.
at hindi naman nila tinuturo sa kanya kung gaano kataas ang eternidad na pupuntahan ng tao. Tinuturuan ng tao na tingnan itong sandibutang lupang ito na kanyang ginagalawan, ang mga malalaking makinaryas na kanyang ginagamit sa mga kamay at sa mga paa na nadudumihan ng mga alikabok at mga dumi ng lupang ito. Ngunit hindi siya tinuturuan na kailangang tumingala sa langit, tingnan ang napakalaking sangkalangitan at tingnan na mayroong buhay na walang hanggan pagkatapos ng sanlibutang buhay na ito. They would make man things of the earth, but they would not teach him to look up at the blueness and the immensity of the skies. Sabi ng din na ito. Papasalamat tayo, meron pa rin mga tagapagturong medyo makadiyos pa rin sa kanilang mga puso. Now this man knows that man's success is incomplete without the success of his soul. Alam ng taong ito na ang katagumpayan ng isang tao ay hindi kompleto kung siya ay hindi mananagumpay sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Hallelujah! Alam niya na kahit 5 degree mo, ngunit wala namang kaligtasan ng kaluluwa mo, makasalanan ka pa rin. You have not experienced the born-again experience. You have not experienced of being changed from a sinner to a saint. You have not experienced the glorious change of the power of the Holy Spirit from the power of sin to the power of righteousness. You have not experienced the glorious experience living with the Lord Jesus Christ, that once before you are a sinner, now you are walking in the light of the Lord Jesus Christ. Hindi mo naranasan yung malwalhating karanasan na kinuha ka ng Diyos sa kadiliman ng sanlibutan ito at inilipat ka sa kanyang kababalaghan at kaliwanagan. Hindi nagbago yung buhay mo. 5-6 yung degree mo. Hindi naman nagbabago yung buhay mo. Makasalanan ka pa rin, naghahanap ka pa rin ng isang bagay na makakatagpo sa iyo at sa mga kahilingan ng iyong puso na alam mong hindi mo matatagpuan sa sanlibutan ito. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa binasa natin kanina sa Matthew chapter 16 verse 26? Sabi niya, "What doth it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul?" Ano ang mapapala ng isang tao kung maangkin niya ang buong sanlibutan? Ngunit pagkatapos ito, mawawala naman ang kanyang kaluluwa. Pero mo mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon, napakalaki ng implication ng sinabi niya. Halimbawa, buong Metro Manila sa iyo. Lahat ng titulo sa lupa dito, lahat ng building, hindi lamang sa Makati, hindi lamang sa Quezon City, buong Metro Manila, iyo ang lahat. Ngayon, yumaman ka pang lalo, hindi lang Metro Manila sa'yo, buong Luzon na. Lahat ng titulo sa buong Luzon, iyo na. Lalo ka pang yumaman, buong titulo ng Visayas, iyo na. Lahat ng lupa sa Mindanao, iyo na. Hindi pa sapat yun, yumaman kang lalo. Ang lahat ng sandibutan, ang lahat ng bansa, lahat ng title ng lupa, sa iyo na! Sabi ng Panginoon, ano ang mapapala mo kung iyong lahat yan, ngunit pagkamatay mo, ang kaluluwa ay mapapahamak? Kaya napakahalaga pala para sa ating Panginoon ang isang kaluluwa. Jesus Christ did not trust salvation to only one of his prophets. He did not trust salvation to only one of his apostles. He did not trust salvation to only one of those righteous men in his days. He came in his own self, clothed himself in the flesh. God was manifested in the flesh. He came in his own. And then his own received him not. And yet, when we were yet sinners, deprived of the grace of God, He came down. He Himself came down. Siya mismo, mga kapatid, ang pumunta rito.
at nagpapako sa kanyang sarili sa krus at binayaran ang ating kasalanan sapagkat sa kanyang harapan napakahalaga ng isang kaluluwa. Bakit mahalaga ang kaluluwa ng isang tao? Sapagkat ang kaluluwa ay walang kamatayan. Siya ay pupunta sa eternidad. Tingnan ninyo yung binasa natin kanina, mga kapatid, ang binasa natin sa Luke chapter 12:15. Sabi ng Panginoon, magagmasid kayo at magagingat kayo sa lahat ng mga bagay ng kasakiman. Ang sanlibutan ngayon talagang love of profit, love of money, kaya napakaraming mga bansang napakayaman. Pagkatapos ang kaharap naman nila ay mga bansang napakahirap. Biro ninyo, nung nandun ako sa Amerika, mga kapatid, sabi ko sa sarili ko, kung ang mga pagkain itinatapo ng bansang ito iipunin, kahit ang buong Asya siguro mapapakain. Pumunta kami sa mga restaurant, ang mura ng kanilang mga pagkain, masarap pa. Sabi ko, kung makakatawag lang ako sa Pilipinas, yung mga nagugutom nating mga kapatid doon, sana ipadadaan ko sa kuryente ng telepono itong mga pagkain ito para pumunta doon. Amen. Napakayaman! Ngunit may mga bansa namang napakahirap. You know why the imbalance of wealth in this world? Because of greed. Because of covetousness. Because of the love of profit. Yung iba, may mga marangyan ng buhay. Gusto nila lalo pang yumaman. May profit siya ngayon, medyo malaki-laki. Gusto niya pagkakinabukasan, mas malaki ba? Itong mayaman dito na binasa natin sa Luke 12:15, marahil ganun din ang kanyang mentalidad, mga kapatid. Sinabi kasi dito, sabi ng Panginoon, mag-ingat tayo sa lahat ng mga kasakiman. Bakit sinabi ng Panginoon yan? Sinabi niya rito at pagmasdan natin, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Akala ng iba, yun ang buhay. Akala ng iba, pagka meron siyang magandang bahay, meron siyang apat na kotse, meron siyang magandang grado, apat ang kanyang degree, mabilyon ang pera niya sa bangko, naku, sitting pretty na siya. Akala niya, yun ang talagang tunay na buhay. Sabi ng Panginoon, hindi ganun ang buhay, sapagkat kung nasa sa iyong lahat yan, hindi pa rin matagumpay ang buhay mo kung wala pa rin kaligtasan ang kaluluwa mo. Anong sinabi ng Panginoon? Kung pagpapatuloy natin ang mga salita ng Diyos dito, sinabi niya, at nagsaysay sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Okay, mayamang ito, napakaraming lupa. Hindi lang maraming lupa, marami pang bunga yung lupa niya at naging sagana. At iniisip niya sa sarili at sinasabi, ano ang gagawin ko? Tingnan ninyo, hindi na niya alam kung anong kanyang gagawin, mga kapatid. Tayo, hindi natin alam ang ating gagawin. Sapagkat kulang ang pera natin. Hindi natin alam ang gagawin kung paano tayo kumita at kumain. Maniwala kayo at hindi, sa ibang tao, hindi nila alam ang kanilang gagawin sa kadami ng kanilang pera. Kaya ang ginagawa nila, pumupunta lang sa kasino, itinatapon yung mga pera nila doon. Sa ating mga panahon ngayon, talagang napakalakas ng greed. Makikita mo sa television, ginoglorify yung gambling. It build us schools, itong lahat na ito, mga kapatid. Kahit ano pang sabihin natin, gambling pa rin yan. That is still love of profit and love of money. Amen. Hindi alam ng mayamang ito kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang kasaganaan. Sinasabi ng lupa ng isang tao, mayamang ito muna ng sagana. At inisip niya sa sarili, sinabi, anong gagawin ko? Sapagkat wala na akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. Tayo rito, hindi natin malalaman kung ano ang ilalagay na bunga. Yun namang mayamang ito, hindi naman niya alam kung saan ilalagay ang kanyang ganansya. Ang kanyang bunga, napakarami talaga. Mayaman talaga.
Anong sinabi niya? At sinabi niya, aha, ito ang gagawin ko. Gigibain ko ang mga maliliit na bangan nito, itong maliliit na mga budegang ito, gigibain ko na ito. At sabi niya, ako ay gagawa ng lalong malalaki pang budega. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at mga pag-aari at mga ganansya. Kaya kung minsan, dito sa atin mga kapatid, lumalakad ka, kita mo yung malalaking budega, no? Lalaki ng budega. Pagtingin mo ron, puro naka-stack na mga kayamanan. Pero ang mayari niyan, iisang tao lang. Ang naghihirap na tao, milyong-milyong tao. Pero ang pag-aari ng isang tao, mga kapatid, sobra-sobra na para sa kanyang sarili. Tila baga na ang mayamang ito ay ganun ang kanyang bukay. Kanya giniba niya yung maliliit niyang bodega, gumawa siya ng lalong malalaki, doon inilagay ang kanyang butil, ganansya at lahat ng kanyang pag-aari. At sinabi niya, itong sinabi niya. Sinabi niya sa kanyang kaluluwa, tinan mo, kapatid, alam niya kung may kaluluwa siya. Alam niyang may kaluluwa siya. Akala niya, yung kanyang temporal, financial, material success, akala niya, yun din ang success ng kanyang kaluluwa. Sabagat nang usap siya sa kaluluwa niya, sinabi, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig. Naku, kahit na makulaps ang ekonomiya ng Pilipinas, buhay ka. Kahit na mag-recession pa, mag-inflation pa, kahit na ang ating $1 ay maging 5,000 pesos ang equivalent, kakain ka pa rin sapagkat naririyan, naka-stack lahat. Puro yung mayayamang, ano, no? Titignan lang yung bank book nila, napakarami mo pang pera. Bahala na maghirap ang lahat ang Pilipinas, basta naka-stack lang ang pera kong yan, ang aking kayamanang yan. Kaya sinabi niya, nakakamalig, napakarami para sa iyo. At ito ay para sa maraming taon. Kahit na hindi ka na magtrabaho, para sa maraming taon, you just retire because there is so much for you that I have laid out for you. Sinabi niya sa kaluluwa niya. Sabi niya, magpahingalay ka na lang, kumain ka na lang, uminom ka na lang, matuwa ka na lang. That is the obsession of many people today, isn't it? That is the obsession of so many people today. Their obsession is just to drink, be merry, and be happy. Inom-inom na lang, kain-kain na lang, mga kapatid, saya-saya lang, around the world na lang, napakasarap na lang kanilang buhay. Ganito ang kaluluwa ng mayamang ito. Datapwat, sinabi sa kanya ng Diyos, ito ang napakasaklap para sa mga walang kaligtasan kahit mayaman sa sanlibutan ito. Datapwat, sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling. Alam ba ninyo kung anong meaning ng haling? Ang ibig sabihin ng haling, sira ang ulo. Ibig sabihin ng haling, luko-luko. Datapwat, sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Gayon nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Alalahanin mo kahit sa iyo na ang buong sanlibutan, ngunit isang bagay pa rin ang hindi mo pag-aari. Hindi mo pa rin pag-aari ang iyong kaluluwa. Yan ay nananatiling nang galing sa Diyos at yan ay pabalik sa Diyos. At hindi mo rin alam kung kailan ang iyong kamatayan. Nalalaman ba ninyo ang istorya ni Aristotle Onassis, isa sa pinakamayamang Griego? Siya ang may-ari ng maraming eroplano, maraming mga barko, at napakayaman talaga. Ngunit isang araw nagkasakit siya, 12 doktor na espesyalista ang kinuha upang pagalingin siya at sinabi, kahit kalahati ng aking ari-arian ay ibibigay ko sa inyo, mapagaling lamang ninyo ako. Ngunit sabagat na ituro na ang panahon ng kanyang kamatayan, kahit pa 12 espesyalistang doktor ay wala nang nagawa upang madugtungan ang kanyang buhay. Namatay siya at siya ay umalis na nag-iisa sa sanlibutan ito. Iniwan ang lahat ng eroplano, iniwan ang lahat ng barko, iniwan ang lahat ng pera. Kumusta naman ang kanyang kaluluwa? Mga kapatid, hindi niyo pag-aari ang inyong kaluluwa.
Napakahalaga ng ating kaluluwa. Kaya habang tayo ay buhay, huwag kayong manalig sa inyong kayamanan. Huwag kayong manalig sa inyong mga naipong pag-ari sa sanlibutan ito. Kahit iyo ang buong mundo. Kung wala kang kaligtasan, ay nasa kapahamakan ka pa rin. Hindi ka pa rin matagumpay sa iyong buhay. Sabi ng Panginoon, it is impossible for a rich man to enter heaven. The apostle said, if that is so, Lord, who then shall be saved? The Lord said, for man it is impossible, but with God nothing is impossible. That means it is only a miracle that will save a rich man. Meron ba nakikinig at nanonood ngayon na mga taong mayayaman at nakaharang ang inyong kayamanan sa inyong kaluluwa? Alalahanin mo, isang araw, iiwan mo ang lahat ng kayamanan na iyong naipon at mag-iisa kang haharap sa Diyos. At sa oras na ito, kailangan pag-isipan mo na ang iyong kaligtasan at kaligtasan ng iyong kaluluwa. Hallelujah! Kaya, nang hiningi ang kanyang kaluluwa, naku na nagasto ang lahat ng kanyang oras sa pag-iipon ng mga kayamanan yan. Maybe this man was already about 50 to 60 years old when he looked at himself as being successful because of all of these properties that he has, all of this material and temporal and financial success that he has. And so he just retired from his job or from what he was doing. And he just enjoyed himself together with all of these riches that he has. Nagasto niya lahat niyang panahon doon. Ngunit hindi niya alam ng gabing yon, nakaturo na pala ang kanyang kamatayan. Sinabi ng Diyos, ngayong gabing ito, hihingin ang kaluluwa mo at sino ang magmemeyari ng lahat ng ito. Iiwan lang nating lahat yan. Anong sinabi ng Panginoon? Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Marahil hindi kasalanan ang magpayaman, ngunit kung nagpapayaman ka sa sarili mo lang at hindi ka mayaman sa Diyos, inaaksaya mo lang ang iyong buong panahon sapagkat isang araw ang may-ari ng iyong kaluluwa ay kukunin ang kaluluwang yan at wala ka nang magagawa pa. Tingnan ninyo mga kapatid ang Luke chapter 16. Meron kayong banal na aklat. Naririyan din sa Luke chapter 16 ang kahalagaan ng isang kaluluwa. Anong sinabi rito? Verse 19. Merong isang taong mayaman, nagdaramit ng kulay ubi, maselang lino sa araw-araw ay kumakain ng sagana, at isang pulubi ng pangalan ay Lazaro, lipos ng mga sugat at inilalagay sa kanyang pintuan, at naghahangad na mapakain sa mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi ang mga Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapot sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay mga masasamang bagay. Datapot ngayon, inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamanhik ko nga sa iyo, ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises, ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila.
At sinabi niya, hindi ang mga Abraham, datapot kung isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di sila nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin sila manghihikayat kahit ang isa'y magbangon mula sa mga patay. Mga kapatid, ang dalawa ay namatay. Kahit napakarangyan ang buhay ng mayaman, namatay rin siya. Si Lazaro ay napakapulubi. Kahit na yung kanyang baro ay made of sack cloth, yung sako. Wala naman sigurong napakapulubi ngayon. Hindi ako nakakita ng tao sa Pilipinas na nagbabaro ng sako. Ito talagang pulubi na ito dahil ang kanyang baro ay sako. At saka ang kanyang katawan ay puno ng sugat. At ang kanyang mga tagalinis ay ang mga aso. Hinihimuran yung kanyang mga sugat. At siya ay pinahihiga sa ilalim ng lamesa ng mayaman. Yung lahat ng nahuhulog ng mga mumo, yun ang kanyang kinakain. Ganyan siya kapulubi. Ngunit yung mayaman, napakarangya. Pati baro, manipis na lino at kulay ube. Talagang napakayaman. Lahat ng pangangailangan niya naroon na. Ngunit isang bagay lang mangyayari sa mayaman at sa pulubi. Silang dalawa ay pawang namatay. Pakita naman kayo ng mayamang namatay. Sino na nakakita sa inyo ng mayamang namatay? Nakabanda pa, mga kapatid, ano? 40 truck ang nakasunod, puro bulaklak. Ang una ay mga banda. The last mile of the way. Sa likod ay banda pa rin. Pagkatapos sa bahay, kainan. 40 talagang kainan. Lahat ng mga kaibigan, di Mercedes, di Volkswagen, di ano pa riyan? BMW. Napakayaman! 40 pagsasaya, pagpipesta doon, mga kapatid. Sa kanyang yaman, ang kanyang kabaong ay made of bronze pa. Parang ginto tingnan. Sa kanyang yaman, pagpunta nila doon sa musuleo, air condition pa. Pero na kung tinanong nung ako'y nag-officiate ng isang funeral service, pagkatapos, mga kapatid, dumating ang isa namang funeral, napakayaman, sinabi ko doon sa gwardiya, bakit may air conditioner pa? Patay na yan. Sabi nila, baka raw mainitan. Hindi na nila alam ang gagawin sa kanilang naipong kayamanan. Talagang napakayaman. Ngunit yun namang pulubi, kung minsan, napakapulubi ang nakikipaglibing tatlo lang. Walang kabaong, paupers, burial pa, ibinabalot na lang ng banig, mga kapatid. Tapos pinapasa na lang, may tali sa dulo, magkabilang dulo may tali. Pinapasa ng mga tao, pagkatapos ng tagahukay, 3 pie lang itinatapo na. Siguro ganun ang burial ni Lazarus. But that is all irrelevant now. They are all dead. The body is now dead. The body that we behold is now dead. The body that many people looked at and tries to give security while living in this world is now dead. Yung katawan na pinapampir ng mga tao, yung katawan na binibigyang degree ng mga tao, yung katawan na pinababaruan ng magandang baro ng mga tao, yung katawang pinapalakpakan ng mga tao, yun ay nasa lupa na ngayon. Ang katanungan dito, kahit ano pang gawin mo sa katawang yan, ilagay mo sa kabaong na bronze, ilagay mo sa panig na lang, mayroon ba nakipaglibing o wala, that is all irrelevant now. Because after death, then that is your life, real life. Now when man is alive, is living, that is the union of the soul with the body. When you die, physical death, that is the separation of the soul from the body. Pagka namatay ka, aalis na yung kaluluwa sa katawan mo. Pagkabuhay ka, ang kaluluwa mo nasa loob ng katawan mo. Pagkamamatay ka, aalis ang kaluluwa, maiwan yung katawan. Tingnan niyo yung katawang walang kaluluwa, wala nang buhay. Amen? Oh. Patutunayan mo ba, Pastor, na talagang ang kaluluwa ang nakakaramdam ng sakit, ang nakakakita at nakakarinig? Patutunayan ko sa inyo. Para makapaniwala kayo na ang kanyang kaluluwang hindi nyo nakikita, yan talagang nangangailangan ng kaligtasan. At kahit nakakaramdam ng sakit yan, nakakakita, ngunit walang kamatayan yan.
Inya pagkabuhay kayo, kurutin mo, sakit, kala mong katawan mo sasaktan, ang kaluluwa yan. Tumingin ka, nakakakita, kala mong mata mo nakakita, ang kaluluwa. Pagka umalis ng kaluluwa, nakakaramdam ng sakit, nakakakita at nakakarinig, ang katawan maiiwan, ang tahanan ng iyong kaluluwa. Sino na sa inyo ang nakakita ng isang bangkay? Yung patay na katawan. Sinubukan na ba ninyo na tingnan ang isang patay na katawan na dinala sa funeral home? Hiniwa ang tiyan. Meron bang patay na sumigaw at sinabi doon sa humihiwa sa kanyang tiyan? Aragoy. Dahan-dahan lang. Meron ba? Hiniwa ang tiyan! Wala na. Hindi na siya nagsabing, aragoy, dahan-dahan lang. Ang tanong dyan ay ito. Bakit meron siyang katawan, hindi na siya nakakadama ng sakit? Sapagkat ang tunay na nakakadama ng sakit, wala na sa loob ng katawang yan. Hallelujah! Tingnan ninyo ito. Nang mamatay ang mayaman, nang mamatay ang pulubi, yung katawan nilang lupa inilibing. Ngayon, mga kapatid, ang nasa harap nila, nasa harap ni Abraham, mga kaluluwa na ito. Ngunit nakakaramdam pa rin ng sakit sapagkat naroon siya sa apoy ng impyerno at sinabi, napakainit dito, nakakaramdam pa rin siya ng uhaw, nakakakita pa rin siya, nakikita pa rin niya si Lazarus, naroon sa sinapapunan ni Abraham. At humihi pa siya ng tubig. At sinabi niya, padala mo tubog dito sa dila ko. Isang puro lang, napakainit dito. Ang sabi ni Abraham, ang naririyan, di makaparito, narito, di makaparyan. Alam ba ninyo na ako'y naniniwala sa purgatorio? Ang purgatorio, ang paniwala ko, hindi pagkatapos ng kamatayan. Bago mamatay ang tao, ay kailangan dumaan siya ng purgatorio. Anong ibig sabihin ng purgatorio? Dito pa, mga kapatid, linisin ka na, ipurga ka na. You are cleansed by the words that I've spoken unto you. Ang mga salita ng Diyos ay nakakalinis, inaalis yung kasalanan natin, nililinis, nililigo tayo para dito pa ipupurga na tayo sa ating kasalanan. Aalisin na yung ating kasalanan upang kung mamatay tayo, tuloy-tuloy tayo sa langit tulad ni Lazaro. Mga kapatid, mahalaga ba talaga ang kaluluwa? Mahalaga ba talaga ang kaluluwa? Dito sa mga salita ng Diyos, nakita ninyo, sa tradisyon na ating nakagisnan, tayo ang nananalangin para sa mga patay. Kahit pumunta tayo November 1 sa libingan, dinadalangin natin yung mga mahal natin sa buhay na patay. Panginoon, niligtas mo sana yon. Palipatin mo na, Panginoon. Pero dito sa katotohanan, hindi tradisyon, katotohanan, ang patay ang nananalangin sa buhay. Pagka ang ating kaluluwa ay nasiguro na natin sa kaligtasan, mga kapatid, masasabi natin sa ating sarili, ako ay nagtagumpay na sa aking buhay. Galing ako sa Panginoon, narito ako at nawalay sa Kanya at ngayon sa iisang buhay na binigay Niya, ako ay nanumbalik loob sa Kanya. At ngayon ako ay handa na makiharap sa Kanya. In judgment, we will face the Lord Jesus Christ. There is only one question that will be asked. Did you obey my will? Why? Because John 12:48 tells us, if you reject me and receive not my words, there is one that will judge you. The words that I have spoken shall judge you in the last days. It's not the Buddhist faith that will judge you. It's not the Muslim faith that will judge you. It's not the Catholic faith that will judge you. It's not the Protestant faith that will judge you. It's not the Mormon's faith that will judge you. The words of God will judge you in the last days. Anong gagawin natin ngayon? Gagawin natin, tanggapin natin ang ating Panginoon. Papasukin siya sa ating puso. At tayo ay gumawa ng isang desisyon ng pagsisisi na mula ngayon, Panginoon,
ikaw po ang magiging Panginoon at Diyos ng aking buhay. Pumasok ka sa akin. Ang lahat ngayon natatanggap sa Kanya at gagawin si Jesus Christ na tagapagligtas ng inyong kaluluwa, hindi po relihiyon na inyong pinapasukat. Pinangangaral natin dito, mga salita ng Diyos, buhay ng ating Panginoon at ang tinataas nating pangalan ay ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya kung pupunta kayo rito, ang tatanggapin ninyo ang Panginoong Jesucristo. Siya ang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. At pagka nasiguro mong ang kaluluwa mo ay nasa Panginoon na, then you can claim real success. The importance of your soul cannot be overstated. Walang ibang mahalaga sa buhay ng tao kundi ang kanyang kaluluwa. At naririto ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi taliwas at hindi po aksidente naririto kayo. Baka meron kayong mahal sa buhay na nanalangin sa inyo na isang araw makapakinig kayo ng mga salita ng Diyos. At naririto nga kayo at nakapakinig ng salita ng Diyos. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa paghahanap sa Kanya. Dito ngayon ay pwede niyong tanggapin ng Panginoon. Ako'y mananalangin. Kayong nasa sa harap ng inyong mga telebisyon, lumapit kayo sa inyong mga television sets. Lumapit kayo kung may karamdaman kayo. Bilang point of contact natin, hawakan ninyo ang mga television sets na yan. At kung kayo nangangailangan ng isang kalutasan ng iyong problema, o kaya kayo nangangailangan ng kaligtasan sa oras na ito, kapatid, lumapit ka sa television mo yan at ako'y mananalangin para sa iyo. Praise God. Panginoong Diyos, ako po'y dumadalangin sa kapatid kong nasa sa harap ng kanyang television set sa oras na ito. At siya ay mayroong malaking problema sa kanyang buhay. Maring ito'y financial, temporal, o maring ito'y isang familial problem. Isang problema ng pamilya. At siya ay nangangailangan ng kaligtasan. Claim the promise of God right now. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. At kung ikaw naman ay nangangailangan ng tagumpay ng kaligtasan sa buhay mo, tumawag ka sa telephone number na sa iyong screen ngayon. Bibigyan ka ng counseling at ikaw ay tatanggap ng kaligtasan sa oras na ito. Gawin mo ang panalangin ito at sumunod ka sa akin. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po ikaw, aking tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at alisin ng kabigatan ng aking kasalanan. Patawarin mo po ako. Linisin mo ako sa pamamagitan ng iyong dugo. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas sa oras na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. And as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After a perfect meal, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.